Walang kasalanan si Isabel. Hindi po ang kitahawak niya yung baril, eh siya yung pumatay sa kapatid mo. So ano sa tingin mo? Pinatay ng ate ko ang sarili niya? Hindi kayong namatayan, kaya hindi niyo alam kung gaano kasakit. Huwag mong ipakulong si Isabel. Kasi pag nangyari yun, pareho tayong talo. Sorry sa nagawa ko. Magalit man sa akin lahat. Huwag lang ikaw. Ikaw lang gusto kong kakampi ko. Ano bang gusto mo para gumaan yung loob mo? Mas gugustuhin mo bang makulong na lang ako? O kaya mawala na lang ako para hindi na kita guguluhin? Hindi naman bago sa inyo iwanan ako. Sinadya na pa yung pagkikita namin ni nanay, no? Why would you do this? Kahit ano pong gawin nyo, hindi ko pa rin mapapatawad sa nanay sa mga nagawa niya. Pinakita mo si Isabel at si Catherine. Aksidente nga yung nangyari. Ang laki-laki ng Pilipinas, aksidente? Mahal kita pero lagi mo akong binibigyan ng rason para pagdudahan ka. Ano ba bang pwede kong gawin para lang mapatunayan sa'yo na wala akong pakialam kay Isabel? Mag-testify ka laban kay Isabel. Hindi ako aalis. Wait, let me guess. It's the same freaking reason. Si Catherine, lagi naman siya eh. Ginagawa ako na pero pinabaliwala mo. Sana lang handa ka sa mga consequences ng actions mo. Ayaw mo tumistigo laban kay Isabel. Dahil kinausap nila ako. Umuho ako, pero hindi ibig sabihin nun, tutulungan ko si Isabel. Papaaminin ko sila, tapos ilalaglag ko naman sila. Anong akala sa akin ng Jonas na yan? Uto-uto ako? Ano na naman yung plano mo? Pigilan mo siyang tumistigo? Ang taong ginikipit, sinisindak at iniipit. Well-rested naman ang riding in tandem ko. Kaya pa nilang manakot. Buti naman at pumayag ang makapagkita sa akin. Hindi kasi ako mapalagay eh. Kamusta na si Catherine? Nagalit ba siya sa'yo? O mas nagalit siya sa'kin? Well, medyo nagtatampo siya sa'yo. Jonas, I'm sorry kung pati ikaw nasira ako yung relasyon niya ni Catherine. Alam mo kung naiintindihan lang ako ni Catherine. Matutuwa pa nga siya eh. Kasi sobrang namimiss niya ako. Tapos, ako din naman sobrang miss ko na siya. Kaya lang, kailangan ko lang talagang mabawi yung loob ng anak ko. Alam mo, hindi ako tatakas para sa kanya. Para makita ko pa siya at makasama ko pa siya. Para hindi niya naman isipin na guilty ako. Tutulungan kita. Kaso paano yun? Di ba nagpapanggap ka lang? Baka pagdudahan ka niya ni Scarlett. Blessing in disguise na nalaman ni Scarlett na ako yung may kagagawan kung bakit kayo nakita ni Catherine. Sabi ko sa kanya, kiniwa mo ako para tumistigo sa'yo. At least, makakatulong na rin ako sa'yo kahit pa paano. Basta, tulungan na lang kita para hindi mo na kailangan tumakas. At para hindi mo na kailangan lumayo kay Catherine. Maraming salamat. Sorry sa nagawa ko. Anak, alam mo naman na hindi isa mang tao si Nanay, hindi ba? Ayoko kasing nagigilgit ka ng galit sa akin. Mas gugustuhin mo bang makulong na lang ako? O kaya mawala na lang ako para hindi na kita guguluhin? Mahal na mahal kita. Hindi ako masamang tao. Nagagawa ko lang to dahil dyan sa babaeng yan. Maniwala ka sa akin. Sana maging okay na po talaga kayo. Oo naman anak. Basta para sa'yo. Thanks, Nanay. Catherine? Okay ka lang ba? Di ba pinaalalahanan na kita kay Tito Jonas mo? Tingnan mo,
Nangyari agad. And thank you. Sinabi mo sa akin ang ginawa niya. Pero anak, ang gusto kong malaman kung anong ginawa sa'yo ni Isabel. Nag-sorry lang naman po siya eh. Nag-explain po siya sa mga nagawa niya. Walang paliwanag ang mga nagawa niya. Walang excuse. Kaya anak, huwag kang magpapauto sa babaeng yun. Maamo lang ang mukha niya, pero napakalaki ng sungay niya. Gusto mo bang makita? Oh. Nakita mo? Ang taong mabait, mabuti sa lahat. Pero, itong babaeng to, peke siya. Pati yung pagiging ina niya sa'yo, peke. Kaya anak, sa akin ka lang maniniwala. Yes, Mommy. Hindi natin palalampasin ang lahat ng nagawa niyang kasalanan. Lalaban tayo para sa lola mo. Mahal mo lola mo, hindi ba? Opo. Maganda ka. May gagawin tayo. Hello? Sino to? Bato-bato sa langit. Ang mabuko. May kasalanan. Sino to? Anong kailangan mo? Ikaw ba yung bumasag ng salamin ng auto ko? Hindi na importante yun. Pero ang gagawin mo pang testify para kay Isabel, yun ang importante, Jonas. Hindi pwedeng makalaya ang babaeng yun. Teka, paano mo nalaman yun? Hello, sino to? Magsalita ka. Hindi ikaw ang bibigyan ng utos dito. Ako. Makinig ka. Sige, itutuloy mo pagiging witness mo. Pero hindi para tumulong. Kung hindi, para ibagsak si Isabel Salvacion. At sino naman nagsabi sa'yo kung sundin kitang hayop ka? Gagawin ko ang lahat para hindi makulong si Isabel. Kapag ginawa mo yan, papatayin ko si Isabel. Hayop ka. Kung may problema ka sa'kin, magkita tayo. Ako ang harapin mo. Hello? Hello? Basta sundin mo na lang ang gusto ko. Huwag kang uurong. At huwag mong sasabihin kahit kanino ang usapan. Kung hindi. Hello? Oh!
Ibagsak si Isabel Salvacion. Papatayin ko si Isabel. Bakit niya naman iutos yun? Sino ba itong gagawin to? Wala namang may ibang galit kay Isabel. Maliban na lang kay... Jonas? Oh, kanina ka pa nandiyan? Ba't kanya ka makatingin? Scarlett, gagawin ko na yung gusto mo. Tetestigo ako laban kay Isabel. Pero wala lang kailangan pang mamatay. Jonas, ano ba yung sinasabi mo? Wala naman talagang kailangan mamatay, ah. Makulong, oo, meron. And for your information, sa'yo galing tong planong to. Huwag mo sabing umuurong ka na. Hindi. Jonas, tandaan mo. Ginagawa mo to para kay Mama. Sino ka ba? Ha? Alam ko may nag-uutos lang sa'yo. Dahil wala namang ibang may gustong makulong si Isabel, kundi si Scarlett. Si Scarlett ba nag-uutos sa'yo, ha? Magkano binayad niya sa'yo? Tatapatan ko yun. Basta huwag mo lang guluhin si Isabel. Wala nag-uutos sa'kin. Basta gawin mo lahat ang sinasabi ko kung hindi. Ano naman ang bag mo, ha? May baril ba ito? Sabi mo, anong bata ako sa'yo? Ba't ka nang bumabag, ha? May baril ka ba dito, ha? Ano ba pinagsasabi mo? Jonas, ano nangyari sa'yo? Bakit may sinusuntok ang lalaki? Isabel, huwag mo ko itindihin. Basta isipin mo na lang ang ginagawa ko para sa kapanan mo. Oh, pasansya ka na. Sige na. Alam mo, magkapasalamat talaga ako kay Jonas kasi pumayag siya mag-testify dito sa kasong ko para patunayan sa korte na hindi ko magagawa yung inaako sa sakin. Basta positive lang, madam. Miracles happen dun sa mga katulad niyo. Di ba nga, kala natin hindi na tayo makakapag-bail. Pero naging pwede. Pero pasalamat kasi kay attorney sa kay Benedict. Fairness attorney, ha? Pero paano ba nangyari? Napapaba natin ang kaso ni Isabel for murder sa homicide. Kasi kahit naman nakita ng witness na si Isabel ang may hawak ng baril, wala namang attendance circumstances para maging murder case. Attendance circumstances? May ganun? Attendance circumstances. Halimbawa, the crime was committed for murder money. It was committed during a calamity or nangako na di madadawid sa isang bagay. Ay, talaga? Grabe naman yun. Pwedeng pinasabok, sinunog, nilason. Mga teleserye, ganun? Oo, at kung meron mga tao na ginamit para hindi makalaban ng biktima o para mamatay ang biktima. Pero attorney, sa akin naman, may pinaamoy sa akin na nawalan ako ng malay. Hindi naman napatunayan sa yung witness yun. Pero ikaw pa rin ang tinitingin niya eh. Di bali, napababa naman natin yung kaso. Maswerte pa rin tayo. Sana tuloy-tuloy na po yung swerte. Masana. Ma'am, pero may malas.
bagay sa'yo. Kasi alam mo, in a few days from now, yun din naman ang susuotin mo. Pati? Sama? Baka lang gusto mo magpalit. Alam mo, ikaw, palitan mo kaya yung ugali mo for a change. Alam mo, karma is just around the corner. Baka ikaw magsuot ng orange sa ating dalawa. Kapang, takot ako. Alam mo kung ako sa'yo, dapat nagpa-practice ka na kung paano magmukhang inosente. Para naman kapag nakakulong ka na, magmukha ka namang kawawa. Maghinay-hinay ka sa salita mo, Scarlett. Dahil umaalingasan na ang masangsang na napupulot mong kanon. Halika na nga. Isa tayo. Mag-stairs tayo. Ano'y tinatawa-tawa mo dyan? Gusto mo sumama doon? Ha? Pagbigyan na natin siya. Pagbigyan na natin siya sa yabang niya ngayon. Tingnan na lang natin kung meron pa siyang yabang na matitira pagkatapos ng trial na to. Baka naman umurong bigla ang dila mo, ha? Basta galingan mo, Jonas. Justisya para kay napinig at mama. Maraming salamat, Jonas. Nagkakalakas ng loob ako dahil sa'yo at sa mga ginagawa ko. Please rise. Call the case. The court is now in session. The presiding judge is the Honorable Carlo Belmonte Almario. People of the Philippines versus Isabel Salvacion for the case of homicide with criminal case number 16-1051. Naging magkaibigan mo kami ni Isabel dahil kay Javier. Nagaan ko siya nung nabubunti siya. So naging close kayo? Friends? More than friends? Yes, Your Honor. I see. So hanggang ngayon? Tama? I mean friends. Hanggang ngayon, friends. So we can assume na kilala ang kilala mo si Miss Isabel Salvacion. May mga times ba na nakita mo siyang nagalit? Nagwala? Normal lang naman yung sa tao yung nagagalit. Kapag may kaaway siya, sinasabi ba niya sa'yo? Kilala mo ba kung sino ang mga kaaway niya? Alam mo ba ang mga taong may galit siya? Huwag mong kalilimutan ang kasunduan natin. Hello, sino ka ba? Ha? Alam ko may nag-uutos lang sa'yo. Wala nag-uutos sa akin. Basta gawin mo lahat ang sinasabi ko, hindi. Mr. Ocampo, galit ba si Isabel Salvacion kay Josefina Pineda? Hindi mo ako tutulungan? Ipapakulong mo ko para sa isang bagay na wala naman akong kinalaman? Alam ko natatakot ka kay Sir Len.
dahil kahit pinapatay ka na niya, sa kanya ka pa rin kumakampi. Akala mo baligtas ka na? Hindi! Pero mas matakot ka sa akin dahil mas masama akong kalaban! Witness, please answer the question. You're under oath. Opo. Kaya nung pinuntahan namin si Piling sa ospital, pinagbantaan niya to. Na mas matakot sa kanya dahil mas masama siyang magalit. May we call on the next witness of the private complainant, Catherine Mercado. Naging maging mabuting ina ba si Isabel Sampasyon sa law? Na-hurt po ko na kinuha niya lang po pala ako sa pamilya ko. At kinidnap niya lang po ako kay mami. Kidnapper pa lang isang yan! Criminal noon pa! Guilty yan! Bakit pati yung bata? Pati yung bata dinadamay mo? Anak ko si Catherine. Gagamitin ko siya kahit kailan ko gusto. Lalo na kung makakatulong siya para mamakulong ka. Napakawal! Siyaw! Pinaglaro mo kami lahat eh. Wala ka naman tinulungan kundi yung sarili mo eh. Dahil sa ginawa mo nga, nakala ko kailangan pa kitang pilahin para makalayo ka kay Isabel. Ikaw rin pala gumawa ng paraan para hindi ka na makalapit sa kanya eh. Salamat! Sabihin mo lang Isabel, ayaw mo na ako. Habang may panahon pa. Kapag sumuko ka sa laban na to, it doesn't mean that you're weak. I know change is difficult. Hindi, Benedict. Matapang akong babae. Haharapin ko at lilinisin ko ang pangalan ko. Isabel kasi siya yung pinakapasensyosa at pinakamapagmahal na tao na nakilala ko. At dahil sa ugali niya yan, maraming tao na nagmahal sa kanya. Maswerte nga ako dahil ako yung pinili niya.